Minaligaw ah. Oh. Minaligaw! Kumbira. Anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Wala nang bunga. Wala. Matatapos ko lang. Saan yung kunero? Wala. Pangbinhi na yan eh. Ha? Pangbinhi na eh. Pwede na ito. Wala na lang eh. Sa baba. Wala. Wala na rin sa baba. Wala na eh. Papaya. Traga mo. Oh, pakaila ko ng ipon yan. Alam naman nalaga ko. Wala na. Ay. Okay. Ito. Gagawa natin ng magandang garden hose mother. Kasi meron kami doon. Nahihirapan siyang kunin. So, ang bala ko ngayon, dito ko pa dadaanin. Dito. Ito, may existing hose na yan. Yung kulay blue na yun na malapit sa pader. Tumakbo naman dito yan. Parang pinaka-erator ng mga isda dito. Yan. And ano yan, continuous flowing lang kasi yung tubig dito sa amin ay ano talaga, spring water. Kaya ano siya, flowing lang ang tubig dito. Yan, tulad niyan. Nag-oxygen yung mga tilapia. So yun, balimbala ko dito ako maglagay ng garden hose ni Ma. Dito sa area na to. Tutuhog ko na lang siya dito sa nakarolyo at hindi ganong mahaba. Pag ginamit niya, abot doon, hindi ganong kalayuan at aabot din doon. Hindi kalayuan tsaka diyan. Kasi pagka sobrang haba ng hose, nahihirapan siya. Pagka niro-rolyo. So, mag-clearing muna ako dito. Clearing muna. Hanapin ko yung PVC dito na kulay blue. Okay. Okay. Clearing muna. Ano ba ito? Oh, paso ito. Ipagin ako tanto. May malaking paso pala din eh. Aray ko. Na. Ugat. Yan na, ako ng gunting dito. Punta tayo gunting. Ah. Ito kasi kinain na ng mga ugat yung ano. Yung mga hose, PVC. Tapos meron pang isa dito, ano yung paso. Kinain nila ng mga ugat. Yung ugat na gumapang sa kanila, itong mga nasa yung halaman na dumidikit dito sa wall, kaya medyo malalaki na yung ugat. Tatry kong guguntingin. Maliit muna, malaki. Aba! Ayun! Labas ka na muna. Pasok, ha? At ito, dito ka na muna. Ito na muna. Ito. Ano ito? Ito din. Sa gabal, tanggalin. Ayun. Siya. Okay, ito na. Nabuksan ko na rin lang naman at napalabas ko yung dating tubo ng faults dito. Ito. Ito, dati kasi, nung bagong gawa to, may lumalabas na tubig dun sa fish, tas may lumalabas din na tubig dito sa may parang paso na to. Yung pitchel. Ayan. Ang tatapon-tapon sila ganun, tapapagsak dito. Yun ang trabaho nung pitchel na to. Ayan. So, bubuhayin ko siya ngayon ulit kasi baka nabaraan na lang ng mga putik. Okay, tatry natin i-compressor. Ito na yung compressor ko. Nilabas ko na. Ayan siya. Sasaksak ko na lang. Okay. Ito.
i-compressor natin siya. Dapat may bumulwak dun sa kabilang hose. Mas pumasok ito kasi yung dulo niya. Sana naman ay Yun. Ayan, hindi kita ng camera. Ayan, tatry natin ngayon itong sindihan. Ay, lagyan sindihan. Lagyan ng tubig. At itong tutuloy-tuloy yung tubig na lalabas. Okay. Try. Sandaling. So, ay pala. Bumulwak na siya. So, para wala na kaming post na nilalagay sa gilid, diretso na siya dito. Okay. Ito muna. Okay. Sandali lang at patayin muna natin yung ating compressor. And try natin. Bigay dito bumulok. Siguro. Tsaka kung mapapansin nyo rin, stagnant yung tubig. Pwede talagang pagbahayan ng kitik-kitik sa kalamok to. Kailangan talaga dito flowing para walang kitik-kitik. Ano nga labas sa tubig? Wala. At then, dito sa kabilang hose. Ay, lunot. Wala pa rin. Ayun, meron na. Good. Bilinisin na lang to. Ayun. Ganda. Wait. Ayan. Ayun na. May lumalabas na siyang tubig sa taas. Lilinisin ko na lang to. Kaya para mag-tray-tray. Okay. Ang daming kiti-kiti, oh. Okay. Yan ang pinagmumulan ng ano. Ng lamok. Okay. 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 Gagawa na tayo ng ating panduktong. Duduktungan natin yung ating ano. Tubo dito sa gilid ba. Isosolvent na muna natin siya para pag dinikit natin na medyo matigas-tigas na siya. Matibay-tibay na. Okay. Wait. Okay. Lubog na natin tong ating PVC at ituhog natin dito sa ating straight connector. Ang pagtuhog, wag nang iti-twist na gano'n. No? Iba kasi, pag tinutulak, tinitwist pa. So, parang nawawala din ang solvent sa loob pag iniikot mo. Hayaan na lang matuyo ng nakaganyan nang hindi na iniikot yung PVC. Okay. Paanin natin. Okay, so ito na muna yung nagawa natin ngayon. Ito, tanggalin na muna natin. Tanggalin na muna natin at ayo. So, yun ang nangyari kasi ngayon dito. Ayan. Nabuhay ko ulit yung kanyang faults. Kaya lang hindi na siya ganun kalakas tulad ng dati. Siguro, papalitan ko na lang siya ng tubo. Baka kasi nag-shrink na yung kanyang hose sa loob. Hose kasi ang ginamit namin dun. Pumasok dun sa ilalim ng tubo na yon, ito sa taas na may parang pitchel na yan. Hose yan eh. Siguro nag-shrink na. Kaya hindi na ganun kalakas yung flow ng tubig. Tapos yun dito,
hindi ko natuloy yung gagawin kong gripo dito ni Mado. Nagawa na yung nagpunta kami sa vet. Ayan, at hinapon na ako, gabi na. Medyo padilim na eh, mga bandang alas 5 pasado na pala. Ayan, so ito lang ang nagawa natin ngayon muna. Ayan. Tsaka yung rim ni Bumblebee. Yun. Ito na siya ngayon, natapos lang kanina. Ito. Ayan siya. Papalit ko dun kay Bumblebee sa kanyang side wheel. So, ayan. Ito muna yung na-DIY natin. Palalaksin ko na lang yung poles na to. Okay, so dito na lang po muna tayo. Salamat.